Paano yung sasagot mo pag sinabi ng prospect mo na, ay gusto ko sana, kaso lang wala akong pera, kaya wala akong pampuhunan. So ganito po yung sinasabi ko. Partner, hindi po ako naniniwala na wala po kayong pera or wala po kayong pampuhunan. Nagkataon lang po na sa ngayon, iba po yung priority nyo. Pero, naisip nyo na po ba tanungin sa sarili nyo kung saan lang napupunta yung pera nyo? Imagine nyo po kung yung mga ibang bagay nga na hindi naman nakaka-asenso sa inyo is nagagawa nyo po ng paraan o kaya napapaglaanan nyo po ng pera. How much more po itong AIM Global, itong opportunity na to, which is pwedeng ikabago ng buhay nyo. Kasi imagine nyo po, partner, sa ngayon po na estado ng pagtatrabaho nyo, kung sasabihin nyo po sa akin na wala po kayong 6980, nakakalungkot po yun. Kasi sa sipag mo, sa effort mong binibigay dyan sa ibang bansa, tapos wala kang 6980, ibig pong sabihin, wala ka pong naiipon. So, kaya mo po mas kailangang mag-join dito sa AIM Global para magkaroon ka po ng savings and eventually, ito po yung magpapauwi sa iyo for good para po hindi ka maging OFW habang buhay. Paano pag sinabi ng prospect mo na, ay gusto ko sana kaso lang wala akong time kasi busy ako sa work. So, ganito po yung sinasagot natin. So, partner, lahat naman po tayo may 24 hours in a day. So, nasa sa pagpaprioritize lang kasi ng gagawin. Kasi, like example, dito po, marami po akong mga partners na mga nagtatrabaho din po sila, pero nagagawa naman po nila yung negosyo kasi part-time lang po natin nagagawin. So, ini-insert lang po nila sa free time nila. And, habang nai-insert nila sa free time nila, ayun, paunti-unti po, kumikita sila. So, imagine niyo po, partner, kung pinagkakaabalahan nyo po yung trabaho nyo dyan na pinagsisilbihan nyo po yung amo nyo o kaya pinapayaman nyo yung amo nyo. What if po, magbigay lang kayo ng free time mo lang, part-time lang, para naman pagkaabalahan mo yung sarili mong pangarap, para makawala ka dyan sa trabaho mo, kung OFW ka, makauwi ka for good, and makasama mo yung family mo habang kikita ka ng malaking pera, mas malaki pa sa sinasahod sa'yo ng amo mo. Paano naman pag sinabi ng prospect mo na pag-iisipan ko muna? So, ganito po yung sasabihin natin. Partner, lahat po ng mga yumaman sa negosyong to, hindi lang po nila pinag-isipan, kundi ginawan po nila ng action. Parang kagaya mo po ngayon, ang pinakaunang gagawin mo lang po is mag-start or mag-join. Kasi lahat po ng mga yumaman talaga dito, including po ako, talagang nag-decide lang po ako na mag-join, mag-start, and hindi mo naman kailangan malaman lahat-lahat sa negosyo. Kailangan mo lang talagang mag-start kasi ituturo pa po namin sa'yo yung mga pasikot-sikot or iti-training ka pa po namin para matutunan mo yung proven and tested system natin dito sa Facebook. And pag natutunan mo po yun, isa ka na rin po sa mga kikita through Facebook. Paano naman pag sinabi ng prospect mo na, ay, ano, paano, mahihain kasi ako eh, paano pag wala akong ma-invite? O kaya, ano pag wala akong mabenta? So, napakasimple lang po ng sagot. Ganito po exactly yung sinasabi ko. Normal po na mag-isip kayo ng ganyan ngayon since hindi pa po kayo nag-join at hindi ko pa po natuturo sa inyo yung proven and tested system natin dito sa Facebook. Pero the moment po nakapag-join na kayo, and naturo ko na po sa inyo yun, imposible po wala kayong ma-invite. Kasi po, ang dami-dami ko na po mga partners na kahit part-time lang po nilang ginagawa, kasi nasa iba't ibang bansa po sila, kumikita po sila, gamit-gamit lang yung sistema na ituturo ko po sa inyo. Kaya huwag po kayong mag-alala dun sa wala kayong ma-invite. Ang pinakakailangan nyo lang talagang gawan ng paraan is makapag-join po kayo ASAP para masimulan na po natin yung training. And pag mas maaga po kayong makakapag-train, mas maaga din po kayong kikita. Paano naman pag sinabi ng prospect mo na, ay, ayoko dyan, networking kasi scam yan. So, ang sinasagot ko po dyan is, ganyan din po ako sa'yo, partner, dati. Ganyan din po yung thinking ko about networking. Akala ko, lahat ng networking scam. Pero, nung na-encounter ko po itong AIM Global, dito ko po natutunan na hindi naman pala lahat ng networking scam. Ang pinaka-importante pala talaga na i-consider mo pag pumapasok ka ng networking company is unang-una, kailangan may produkto. Eh yung AIM Global po, napakagaganda ng produkto natin. In fact, pag sinerch mo sa YouTube, ang dami na pong mga napagaling na mga
may sakit. Tapos, kailangan po, syempre, stable yung kumpanya. Kasi, syempre, kung sa trabaho nga, kailangan naghahanap tayo ng stable na employer. How much more dito sa negosyo natin, di ba? Na pang-lifetime to. So, dito sa AIM Global, dito ko nakita na pwede pala talagang magtagal ang isang networking company kasi po 12 years na po tayo and going stronger. And hindi lang po yan kasi hindi lang po mga Pinoy na lang ang nag-join sa atin, kundi mga iba't ibang lahi. Imagine mo yung partner, kahit mga ibang lahi naniniwala sa kumpanya natin, tayo pa kaya na talagang sariling atin to kasi mga Pinoy. Imagine mo kung yung mga ibang lahi na papayaman ni AIM Global, mas lalo dapat tayo. Kaya kailangan po natin. Kaya po, nung nakita ko itong AIM Global, dito ko lang na-prove na hindi pala talaga siya scam. Na kung may mga iba man sa labas na scam, pero si AIM Global is namumukod-tangi po siya na matino, na pag dito po tinaya mo yung pera mo, yung oras mo, yung effort mo, talagang ibibigay at ibibigay po sa'yo yung mga pangarap mo. Kasi hindi lang po isa, dalawa, tatlo yung mga naging milyonaryo, kundi more than 5,000 na po yung ginawang millionaires and multi-millionaires ni AIM Global. And ito pong mga taong to, may mga grade 1, grade 2, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, high school grad, taho vendor, labandera, marami na pong mga OFWs ang naka-uwi for good. Kumita through Facebook lang ang gamit, part-time lang po. Kaya po pag sinubukan mo po ito, ikaw na po yung susunod na kikita and definitely makaka-uwi for good. Paano naman pag sinabi ng prospect mo na ay maganda sana pero kukonsulta muna ako sa asawa ko kung papayag siya. So, napaka-common po nito. So, ang isasagot po natin, ako po personally, ang sinasagot ko po is ganito. Ang partner, sana po, huwag mong ilagay sa kamay ng asawa mo yung pagdidesisyon sa pag-join mo sa negosyo. Bakit? Kasi ikaw po yung nakakaalam kung ano yung tunay na sitwasyon mo dyan sa ibang bansa. Hindi naman po yung asawa mo. Yung asawa mo, tumatanggap lang naman po ng pinapadala mo galing dyan sa pinagtatrabahuan mo. And ikaw po yung may mas malalim na dahilan bakit kailangan mong gawin yung negosyo. Kasi ikaw yung namimiss mo yung family, na homesick. Ikaw yung gusto na makasama mo ulit yung family mo. So, gagawin mo pa rin po ito para sa kanila. Gawin mo po silang inspirasyon or pwede mo pong i-inform lang yung asawa mo na papasok ka dito sa negosyong to, pero yung decision making po maganda na ikaw po talaga yung mag-desisyon since ikaw po yung nandyan sa ibang bansa. Paano naman pag sinabi ng prospect mo na ay kontento na kasi ako sa buhay ko, masaya na ako, tsaka tama na naman yung kinikita ko. So ganito po yung sinasabi ko, partner, malamang sa'yo po kung ikaw lang yung iisipin mo at hindi mo iisipin yung family mo, yung loved ones mo, pwedeng kontento ka na po sa buhay mo. Pero natanong mo na po ba kung yung asawa mo kontento na sa buhay na binibigay mo, kung yung nanay at tatay mo kontento na sa buhay na binibigay mo, kung yung mga anak mo kontento na ba sa buhay na nabibigay mo. So kagaya mo lang din po ako, partner, na my family, my loved ones po ako. Kaya po ako nag-join dito sa AIM Global, hindi lang po sa pansarili kong intention. Nag-join po ako dito sa AIM Global kasi gusto kong ma-provide sa family ko yung best life. Gusto ko, bago man lang mawala yung mga magulang ko, mapa-experience ko sa kanila kung gaano kasarap yung buhay. Gusto ko na yung partner ko, madala ko sa iba't ibang lugar yung family ko. And syempre, bilang isang OFW, ayokong magtrabaho dito habang buhay. Gusto kong makasama yung family ko. And mahirapan man ako, pero kasama ko sila na habang kumikita ako ng malaki. So, paano mo naman i-handle yung rejection sa negosyo natin? So, partner, you have to remember and itatak mo po to sa utak mo, pati sa puso mo, this is a rejection business. So, kailangan masanay ka na nare-reject ka. So, syempre, pagbaguhan ka pa lang, normal po yan na every time na nare-reject ka, minsan nasasaktan ka pa or most of the time nasasaktan ka pa. So, ang pinaka-solusyon lang dyan is mag-invite ka lang ng mag-invite para po masanay ka sa rejection. And kailangan po mabilis kang makapag-move on sa rejection kasi ganito lang po yan, okay? Huwag na huwag mong iisipin na every time nire-reject ka ng ini-invite mo, ikaw yung nire-reject, ikaw yung nawalan. Hindi po ganun.
every time nire-reject ka ng kausap mo dito sa Facebook, sila po yung nawawalan, hindi tayo. Bakit? Kasi tayo po, sure na tayo, nayayaman tayo. Sure na tayo na may opportunity tayong pinanghahawakan para 1 to 2 years from now, magbabago yung buhay natin. Eh sila wala. Diba? Tapos nireject ka pa nila. So nawalan pa sila ng tao ngayon na tutulong sa kanila para umasenso yung buhay nila. So ano mangyayari sa kanila? Kung OFW, magiging takanda na lang sila na OFW. So ganun dapat yung mindset mo. Ang mindset mo dito, ikaw yung nagbibigay ng opportunity. Hindi po ikaw yung nagmamakaawa at nanghihingi. Pag ganun po yung mindset mo, mabilis ka makapag-move on. And take note, every time po nakakakuha ka ng no, sabi ko nga parati, every no gets you closer to a yes. So, kailangan lang mabilis kang makapag-move on. Kasi, posibleng no, 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 may Pareto principle po tayo na tinatawag. Ano po yung Pareto principle? For every 10, you get 1. So, kung ganun po pala, for every 10, you get 1. Diba? So, dapat hindi ka magdrama kung dun sa una, pangalawa, pangatlong kausap mo, nireject ka. Bakit? Tuloy-tuloy mo lang. Diba hanggang sa umabot ka ng 9 kasi malay mo yung pang 10, oo na siya sa'yo at magjo-join na po siya sa'yo. So, kailangan lang po dito dadaanin natin una sa numbers game. So, pag medyo nare-reject, pag medyo na-hurt ka pa every time nare-reject ka, ibig sabihin po, kailangan mo pa ng mas malupit na training, experience. Pero kagaya po ng nangyayari sa amin, ngayon po minamanin lang po namin yung rejections, sinatawanan na nga lang po namin eh. Bakit? Kasi darating ka talaga sa point na lalo na po pag rumisulta ka, kakatuloy-tuloy mo lang sa negosyo po natin, marirealize mo later on eh na habang umaangat yung buhay mo, hindi mo na i-care kung sino yung mga taong hindi naniniwala sa'yo. Mas magfo-focus ka na doon sa mga taong naniwala sa'yo. And eto yung pinaka wag na wag mong gagawin. Kahit 100 pa yung mag-reject sa'yo, okay? Kahit 1,000 pa yung mag-reject sa'yo, ang pinaka-importanteng tao lang na hindi ka dapat i-reject sarili mo. Wag na wag mo lang mangyari sa sarili mo na pag nireject ka ng marami, ire-reject mo na din yung pangarap mo. Yun ang wag na wag mong bibitawan kasi tandaan mo, ikaw lang po yung pinakakailangang maniwala sa'yo para magkatotoo yung mga pangarap mo. Pag ikaw 100% naniniwala ka sa sarili mo na kayang-kaya mo matupad yung mga pangarap mo, magugulat ka na lang. Darating ang time na mamumulot ka na lang talaga ng magjo-join sa'yo. Habang tinutuloy-tuloy mo, marami kang madadaanan na hindi man sila agad nag-join sa'yo pero pinagmamasdan ka na lang pala nila. So, kailangan mong ituloy-tuloy. Kailangan mong ituloy-tuloy at kailangan mong ipakita na paganda ng paganda yung buhay mo. Diba? Hindi man sa resulta, pati sa attitude. Magbago pa lang yung attitude mo, napakalaking progress na niyan eh. At dito sa negosyo po natin, yung attitude mo equates your income. Habang gumaganda yung attitude mo, palaki ng palaki yung income mo. Pag nakikita yan ng mga prospects mo, magugulat ka na lang, may mga prospect ka dati in-invite 6 months ago, hindi naman nag-join, bigla na lang mag-PM sa'yo. Bakit? Kasi na-prove mo na sa kanila na maganda talaga yung ginagawa mo. So may mga ganun po talaga. Kaya bottom line po is ituloy-tuloy mo lang. Prinsipyo ko po, kaya po narating ko kung ano man yung narating ko ngayon kasi tinanong ko to sa mentor ko dati. Ano yung pinanghahawakan niya na principle? Sabi niya, start and never ever stop hanggang sa makuha mo yung mga pangarap mo. So sa'yo po partner, sinimulan mo na tong negosyong to ngayon. Never ever stop when you're tired. Never ever stop when you're down. Stop pag nakuha mo na lahat yung mga pangarap mo para sa sarili mo and para sa buong pamilya mo. So, napakarami po sa atin na ginagawa po natin yung negosyo and every time po nakakita tayo ng successful na tao, of course, gusto po natin na mangyari yun sa atin. Ganun din po ako dati. And eto po, sasabihin ko po sa inyo yung mga ginawa ko para po makuha ko po kung ano man yung resulta ko ngayon. So, sobrang blessed po kasi right now po, 2 na po yung nabili ko na sasakyan through this business. Una-una po yung Toyota Fortuner ko, pangalawa po yung bagong-bagong Ford Mustang ko. And at the same time po, nakapag-travel na sa iba't ibang countries. Okay?
sa Dubai, sa Hong Kong, sa Macau, sa Singapore, and of course, nalibot na rin po yung Pilipinas. And right now po, I'm already averaging 500 to 600,000 pesos per month. Gamit-gamit lang po ang Facebook. So, for sure, ikaw po partner na nakakapanood ka po na to ngayon, definitely, kung ano man po yung results ko ngayon, yun din po yung gusto mong makuha. Pero bago mo po pangarapin yung resulta na meron ako, tanungin mo po muna ako kung ano-ano ba yung mga ginagawa ko sa araw-araw para po mag-generate ng ganitong resulta ngayon. Kasi reality po, partner, negosyo po tayo. Okay, so kung papaano mo po binavalue yung trabaho mo na ang binibigyan mo ng maayos na buhay is yung amo mo or ang pinapayaman mo is yung amo mo, eto po dito, bibigyan mo lang din po ng the same value kahit part-time mo lang siya sisimulan na gagawin. Pero pag ginawa mo po siya consistently on a day-to-day basis, talagang magkakaresulta ka. So, example po sa isang OFW, ano po ba yung gagawin mo sa araw-araw? Parati ko itong sinasabi, bilang isang OFW, i-google mo po lahat ng free time mo sa AIM Global. Kung may trabaho ka po, lahat ng free time yan in between, pagkatapos, pagkagising, i-google mo po lahat sa AIM Global. Kailangan po umabot ka sa point na yung mundo mo umiikot na po siya sa AIM Global. Talagang baliwin mo po yung sarili mo sa AIM Global. Kasi po, I can guarantee you, pag nangyari po yon, talagang ibang-iba yung magiging resulta mo. And syempre, ano ba yung mga gagawin mo? Of course, kailangan pong nagagawa mo yung basic araw-araw. Ano ba yung basic sa negosyo natin? So, nasa basic po ang pagyaman talaga. Yung mga simpleng pag-a-add ng mga friends, so kutahan mo po yung sarili mo. Okay, hindi ka na kailangan kutahan pa ng apply mo. Ikaw mismo, dahil negosyante ka na ngayon, hindi ka na lang OFW, negosyante ka na ngayon. Kailangan mo pong kutahan yung sarili mo. Example na lang, 50 yung i-add mo in one day. So, ikaw na po yung magdi-divide niyan sa mga free time mo kung ilan-ilan kada free time mo ang i-add mo. Tapos, syempre, yung kakausapin mo, basta bottom line po, partner, huwag kang pumayag na lumagpas ang isang araw na wala akong nakakausap na positibo or naku-close deal. Kasi bottom line po dito sa negosyo po natin, numbers game lang po talaga. Kaya kailangan po, kung ngayon nasasaktan ka pa, pag nare-reject ka, kailangan mo pang mag-invite hanggang sa umabot ka sa point na hindi ka na nasasaktan. Kasi pag umabot ka dun sa point na yun, ibig sabihin, madali na lang talaga sa'yong magpa-join kasi mabilis ka nang mag-move on doon sa mga nagre-reject sa'yo. Tapos, syempre, gagawin mo kung may mga downlines ka, imo-monitor mo din po yung mga downlines mo. Kung ano yung mga exactly ginagawa mo, ituturo mo lang din po sa kanila. Ang ginagawa ko din po na napaka-effective po talaga is yung pag-video call. So, kahit mga few minutes lang na video call, or lalong-lalo na po, example dun sa mga interesado nyo, pwede nyo po yan mga i-video call para mas lalo po nila kayong makilala. Tapos doon nyo na po i-handle yung mga objections sa video call, or doon nyo na po talong, lalong i-inspire sila. Pwede nyo rin pong gawin is video call kayo, group chat, ikaw yung upline mo tsaka yung prospect mo, tapos pagtutulungan nyo. Or ikaw yung downline mo, tapos yung prospect mo, tapos pagtutulungan nyo yung isa. So kailangan po pagtutulungan nyo yung isa. Hindi pwedeng marami kang prospect, ikaw lang mag-isa. Diba? Kasi kung may negative dun, ma-overpower ka. So, kailangan mas marami kayong positive kesa dun sa prospect para po talagang sure. So, pwede mo po yung gawin. Bottom line po sa negosyo natin, kailangan mo lang talagang hatawin. And bilang isang OFW, i-goal set mo yung sarili mo kung kailan mo papauin. Kung kailan ka uuwi for good. Kasi po, nandito ang totoong labanan ng pagyaman sa Pilipinas. Wala po dyan sa ibang bansa. Dyan po sa ibang bansa, training ground mo lang po yan. So, kaya nga po kailangan mong bilisan. Kailangan mong gawin sa lahat ng free time mo itong AIM Global para makauwi ka na agad. Kasi yung pangarap mo po na 100,000 per month, dito mo na po matututunan paano po yan kikitain talaga on a consistent basis pag umuwi ka na sa Pilipinas. Kailangan mo munang sibakin yung amo mo sa buhay mo para totally maging malaya ka na, and ang magiging amo mo na lang dito is yung pangarap mo. Okay po? So, hat out, power.